Good morning guys, welcome to my YouTube channel. This is Doc Kopet, your daily dose of motivation, inspiration, and great reviews. So karong buntaga, atong hisgutan, no? Kung unsa ni kaimportante ang annual physical examination. So ang annual physical examination, mo ni ang ginabuhat, no? Routinely, this is a routine check, no? Or test, no? By your primary care physician, which is, no, i-check ang imuhang overall health condition. So, ang examination, ang physical, annual physical examination, ginatawag po ni nga wellness check. No? So, dili kailangan nga magkasakita before mag-request o mga laboratory. Kay kasagaran mga pasyente, muduol na sa doctor or any healthcare professional, ingon nga, ni grabe na, no? So most of the time, so that is the scenario na makita nato. But in performing annual physical examination, so dili kailangan nga nagsakita before maadto ta sa isa ka healthcare professional. So the physical examination usually done yearly, no? So na ginatawag na annual, no? So most of the patients or employees, no, nga naa sa kumpanya, required good na sila at the end of the year, no, mag-undergo a physical examination para pag pasok sa bagong tuig, no, or pagsulod nila during January. So mana ang ilang medical examination. Na po ibang companies na pag-start sa tuig diha pa mag-require ang HR nila o annual physical examination. So, during the annual physical examination, kailangan nga mapangutana na to ang ato ang primary care physician, no, or doctor, no, nga madiscuss, no, kung unsa man ang mga changes, no, particularly ang mga findings nga nakita sa mga laboratory tests. So, naatay mga different test nga gina-request sa mga pasyente. Una-una diha ang katong ato ang routine, no, examination, which is the complete blood count. So complete blood count na determine diri ang level sa atong hemoglobin, no, ang ato ang differential count, no, usahay gina-include nila ang platelet. Okay, then second ang ato ang routine nga urinalysis, wherein makita dito kung ang ato ang pinaka basic, no, ng parameters like atong albumin, ang ato ang sugar, no, nga makita sa hihi and other infections nga makita. Then third ang katong ato ang stool exam, which is katong fecality. So magkuhag sample gamay sa tai, then examine dito sa laboratory kung naay makita nga mga parasite or mga bito. Then routine chest x-ray. So ayaw mo kahadlok, no, sa x-ray nga radiation because gamay lang kaayo ni, it doesn't cause harm and it would benefit sa imuhang as a patient or as a an employee. Then ang ato ang routine, no, ato ang mga laboratory exams like blood chemistry. So pinaka basic diha ang ato ang fasting blood sugar. So kasagaran gina-request ni na na gina-request ni sa mga employees ng edad of 35 years old and above, no? So routine nga fasting blood sugar, wherein ma-determine nato, no, screening test ni siya for diabetes, then ang ato ang total cholesterol or ato ang mga lipid profile, mahibaw-an nato kung pila ang level sa ato ang cholesterol, triglycerides, LDL and HDL cholesterol. Then ang ato ang serum uric acid, no, serum creatinine and SGPT. So ang pinaka last usahay gina-request ang katong ato ang 12-lead ECG. Okay? So kana ang mga basic nga mga examination and routinely, so after ana na ang mga laboratory result, examine dayon mo sa inyong primary care physician to check, no, or auscultate from head to toe. So kana lang karon. So daghan kaayong salamat sa pag-view. Then katong first time nakatan-aw, please click subscribe my channel Doc Popet. So para sa inyohang guidance, no, sa ato ang
panglawa. So daghan kayong salamat, makita-kita tapohon. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Thank you.